Isang 20 billion peso water tunnel na tatagos mula sa Laguna Lake hanggang sa Manila Bay ang isa raw sa pwedeng gawing solusyon sa mga pagbaha dito sa Metro Manila. But is government willing to spend that much? Or is it even too much, considering it could save hundreds of lives? Yan ang story number 4 ni Naomi David. Dalawang linggo na mula nang hagupitin ni Ondoy ang bansa, pero ang mga residente sa mga lugar tulad ng Laguna Lake wala pa rin maapakang tuyong kalsada. Tansya ng Laguna Lake Development Authority, 3 buwan pa bago bumaba sa normal water level ang lawa ng Laguna. Ang problema, 4 hanggang 5 pang bagyo ang nakaschedule dumating sa bansa. Those houses na naka-experience, yung mataas na, na naka-experience na yung kanilang first floor, yung ground floor nila, pinasok ng tubig, malulubog yung kanilang first floor at baka yung buong bahay pa. Dredging o pagpapalalim at paglilinis ng Laguna Lake at Pasig River ang nakikitang immediate solution ng LLDA. Dagdag problema rin daw ang mga nagsulputang informal settlers sa gilid ng mga lawa at ilog. Sinabi ko na doon sa mga mayors, sinabi ko na doon sa mga swaters, naglagay pa ako ng warning sign, nagtanggal ako ng mga illegal structures. Ano pang gusto niyang gawin ko? Pero sabi ng isang flood control expert, hindi masosolusyonan ng dredging ang problema. We are cleaning out a lot less than what we are throwing in the river. Because siltation rate sa buong Pasig River is about 1 million per year cubic meters of silt. Sabi ni Engineer Daniel Bautista, kailangan pag-isipan na ang pagtatayo ng isang stormwater tunnel sa pagitan ng Laguna Lake at Manila Bay. 9.5 kilometers at may lalim na 15 meters below sea level ang haba ng proposed tunnel sa ilalim ng Alabang Zapote Road. Double purpose raw ang tunnel bukod sa magiging lagusan ito ng tubig mula Laguna Lake na tatagos ng Manila Bay, pwede rin daw itong magsilbing daanan ng mga sasakyan kapag walang baha. This entire project will take about 4 to 5 years. For that entire span, walang traffic flow na madidisturb, walang business na madidisturb, lahat underground. Ilang taon na rin ginagamit ang teknolohiyang ito sa ibang bansa gaya sa Malaysia, Amsterdam at Japan. $500 million o mahigit 20 bilyong piso ang halaga ng smart tunnel. Halagang halos katumbas lang ng kabuuang damage na ginawa ni Ondoy at Pepeng. Is that mahal para sa mga nawalang buhay? Para sa mga nawalang livelihood? Para sa mga bata ngayon na inaalipunga, hindi nakakapag-aral, nawalan ng tirahan? Pwede naman daw itong bawiin sa masisingil na toll fee kapag naging operational ang traffic tunnel. Pero agad na sagot ng gobyerno, walang pondo. 20 billion pesos o gawin na lang nating panglinis ng lake, yung 20 billion at paglalagay ng mga puno doon sa mga kalbong bundok at ayusin natin yung ating mga ilog. Tinatayang 700,000 tao ang wala nang mauuwi ang bahay sa paligid ng Laguna Lake dahil sa baha. At hindi malayo madagdagan pa ang bilang na ito kung walang konkretong solusyon ang gobyerno at dumaan na naman ang malalakas na bagyo. Naomi Dairy, The Evening News.